pagtibolay ng sarili sa karamihan ay isang malinaw na tanda na inilalayo tayo nito sa katuturan ng ating buhay. Ang regalo ang kapag tinitingnan din natin yung ating kapwa, maging sino man sila, ano man yung uri nila, bilang regalo. Doon tayo naging Peter politics, mabait at mabuting sistemang politikal at hindi mapait, hindi mapalakit. Again, puno ng sasyon ng lupa at pinakayaman sa lupa ang kanilang deklarasyon at kasunod. Tutti siamo fratelli. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax in eternum. Pax in eternum. Kapayapaan kailanman. Kapayapaang walang hanggan. Ito ang minimithi at hinahangad nating maasam. Ngunit, hindi magkakaroon ng kapayapaang walang hanggan kung ang sanlibutan ay hindi natin mapagpapanibago. In order for us to reach peace in eternity, then we must create a better world. And for us to create a better world, Fratelli Tutti, which is a social encyclical of our Holy Father, tells us that we must see each other as brothers and sisters and friends in the Lord. So kung nais nating magkaroon ng kapayapaang mananatili kailanman, kailangang papag-ibayuhin natin ang ating mundo sa kasalukuyan. Sapagkat ang kapayapaan kailanman ay hindi magsisimula sa kinabukasan. Ito'y magsisimula ngayon dito mismo sa pagpapaibayo ng mundo. At upang mapagpaibayo natin ang mundo, kailangan nating ituring ang bawat isa bilang mga magkakapatid at bilang magkakaibigan kay Kristo. At para maituring natin ang bawat isa bilang mga magkakapatid at magkakaibigan kay Kristo, sinasabi sa Fratelli Tutti that we must live in fraternity and we must foster social friendship. These two are the core ideas of Fratelli Tutti, fraternity and social friendship. If we live in fraternity, if we foster social friendship, then eventually we will see each other as brothers and sisters and friends in the Lord. Now, para magkaroon ng kapatiran, para magkaroon ng pagkakaibigan sa lipunan ng ating ginagalawan, kailangan nating maunawaan ang tatlong bagay. Kailangan nating maunawaan that we have a common origin. Kailangan nating maunawaan that we came from one Creator. At kailangan din nating maunawaan that we came from the same womb. And that's precisely what is being meant by the word brother and sister. Mula sa salitang Griego na adelphos at adelphi, na ang ibig sabihin ay coming from a single womb. We came from a single womb. Galing tayo sa iisang sinapupunan, iisa ang sa ating lumalang at iisa ang ating pinagmulan. At kung ito ay ganap nating mauunawaan, magkakaroon nga ng kapatiran, magkakaroon ng pagkakaibigan, magkakaroon ng pinag-ibayong sanlibutan, at magkakaroon ng kapayapaang walang hanggan. Pero isang katotohanan na di natin pwedeng pasubalian, nalimutan na natin ito. Kaya may kaguluhan, kaya may hidwaan, kaya walang kapayapaan, ito'y sapagkat nalimutan natin na iisa pa lang ating pinagmulan. Nalimutan natin na iisa pa lang sa ating lumalang at nalimutan natin na iisang sinapupunan ang ating pinagmulan. At bakit natin nalimutan ito? Nalimutan natin ito sapagkat nahirati tayo sa kasalanan. We have forgotten our common origin, our one Creator, and that we came from a single womb because to sin we have succumbed. And what do we mean by sin?
Nahirati tayo sa pagiging makasarili. Nahirati tayo sa kawalang pakialam. At nahirati tayo sa kapabayaan. Nalimutan natin na tayo pala'y magkakapatid. Nalimutan natin na tayo pala'y magkakaibigan. Nalimutan natin ang ating iisang pinagmulan. Kaya imbis na magkaroon ng maayos na mundo, ng pinag-iba yung mundo, at imbis na magkaroon ng kapayapaan, nawala ang lahat ng ito dahil sa kasalanan ng pagiging makasarili, ng kawalan ng pakialam at ng kapabayaan. Kaya naman, dahil sa kasalanan na ito, sinasabi sa unang kapitulo ng Fratelli Tutti that the world has been enveloped with dark clouds. Because of sin, we have forgotten the reality of our origin. Because of sin, we no longer see each other as brothers and sisters because we have been blinded by dark clouds. Thereby, we have treated each other and we are treating each other like strangers. Dahil sa kasalanan, nalambungan tayo ng madilim na ulap na nagdulot sa atin ng pagkabulag. At dahil tayo'y naging bulag, hindi na natin nakikita ang isa't isa bilang magkakapatid o magkakaibigan. Bagkus nakikita natin ang bawat isa bilang estranghero, kakumpetensya, katunggali, hindi kapatid, hindi kaibigan na dapat magtulungan. Kaya naman, sinasabi, upang maibalik natin ang kapayapaan sa mundo, upang magkaroon tayo ng kapayapaang mananatili sa tulong ni Kristo, ang kasalanan ay kailangang mapagwagian. Ang kasalanan ay kailangang magapi. We must overcome sin. And how can we overcome sin? We can only overcome sin by means of goodness. Ang kasalanan na nagdudulot sa atin ng pagkabulag upang makita ang bawat isa bilang magkakapatid at magkakaibigan ay kailangang maalpasan. At magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng kabutihan. And what do we mean by becoming good? First, we have to be generous. Kailangan maging bukas palad tayo. Kailangan maging mapagbigay tayo. Maging bukas palad tayo saan? Sa paghahandog. We must generously offer the omnipresent God. Kailangan nating ihandog ng bukas palad ang Diyos sa kanyang kapanitilihan, ang Diyos na kasama natin kailanman, ang Diyos na naririto sa pamamagitan mo. Ang presensya ng Diyos ay nararamdaman ng iyong kapatid sa pamamagitan mo. At kailangan natin itong ibahagi, ihandog, araw-araw. So if we want to eradicate sin, if we want to overcome sin, so as to open our eyes and see clearly that everyone is a brother, everyone is a sister, that everyone is a friend, we must overcome sin by way of goodness. And how shall we become good? How shall we overcome selfishness, indifference, and negligence? Generously offer the omnipresent God daily. Bukas palad mong ihandog ang kapanatilihan ng Diyos na nananahan sa iyo araw-araw, 24 oras, walang palya. And such goodness must not only be seen in our individuality. Such goodness must flow towards our community, thereby making a better politics. Ito po yung sinasabi sa 5th kapitulo ng Fratelli Tutti. Better politics, not bitter politics. Mabait at mabuting sistemang politikal at hindi mapait, hindi mapanakit. Again, this goodness must flow through us towards the community to create a better, not a bitter politics. Kapag sinabing bitter politics, walang ibang hangad yan, kundi magkait at manakit. Pero kapag sinabing better politics,
ang hangad niyan ay magmalasakit, tumulong sa liwanag ng pagpapakasakit at hindi magkait. Now, how can we have a better politics by way of goodness? Paano nga ba tayo magkakaroon ng pinag-ibayo, mas mabuti, mas mabait, mas mainam na sistemang politikal na tutulong sa mga tao upang mapagliwanag ang kanilang mga mata, isipan at kalooban upang makita ang bawat isa sa liwanag ng kapatiran? Una, remember that the word politics came from the word polis, which means people. Therefore, politics must be people-oriented. Kailangan nakatuon sa tao. Politics must be people-oriented. It must not be authority-oriented. It must not be official-oriented. It is people-oriented. Nakatuon sa mga taong pinaglilingkuran, hindi sa mga taong naglilingkod, hindi sa mga taong nasa kapangyarihan. Kaya nagkakaloko-loko ang sistemang politikal sa ating lipunan. Ito'y sapagkat madalas ang isinasaalang-alang hindi ang kapakanan ng sambayanan, kundi ang kapakanan ng mga naglilingkod, kundi ang kapakanan ng mga iniluklok, kundi ang kapakanan ng mga inihalal. So again, for us to make a better politics, remember that politics should always be people-oriented. It must be centered to those who are being governed and not to those who are governing. Ikalawa, better politics means obedient to God. Masunurin sa Diyos. Sapagkat yun naman talaga ang basihan ng tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod ay nababatay sa pagsunod sa Diyos, hindi sa pagsunod sa kapritsyo ng tao. Sapagkat madalas, kapag ang sinusunod natin ay ang kapritsyo ng tao na isasaalang-alang ang kapakanan ng iilan at hindi ang kabutihan ng karamihan. Ikatlo, for us to foster better politics and not bitter politics, love. Love must be the sole reason in every action. Walang ibang dahilan sa bawat pagkilos, walang ibang dahilan sa bawat paggawa, kundi tanging pagmamahal. Because remember, we have been created, molded, and formed out of love in order to love. Nilikha tayo sa liwanag ng pag-ibig, hinubog tayo sa liwanag ng pagmamahal. Kaya kapatid ko, huwag kang maging hangal. Magmahal. At itunawa ang pagbuhatan ng bawat pagkilos, ng bawat paggawa sa paglilingkod sa sambayanan. Ikatlo, ikaapat, this love must be inclusive. Ang pagmamahal na siyang pinagmumulan at pinagbubuhatan ng bawat kilos sa paglilingkod sa sambayanan ay kailangan laan, hindi para sa iilan, kundi laan para sa lahat. Love must always be inclusive. Walang itinatangi, walang itinatanggi, lahat kabahagi. Ikalima, for us to foster better politics, those who have been entrusted with authority must be trustworthy. Kailangan katiwa-tiwala. Ang sino mang pinagtiwalaan, ang sino mang binigyan at hinirang ng kapangyarihan upang maglingkod, kailangan maging katiwa-tiwala. Sapagkat kapag ang isang lingkod ay katiwa-tiwala, lagi niyang isasaalang-alang ang kapakanan, unang-una ng mga dukha at walang-wala. Sunod, for us to foster better politics, we must always take the initiative. May pagkukusa, bukas sa loob, hindi pinipilit, hindi napipilitan. Ganyan ang tunay na paglilingkod. Kung nais nating magkaroon ng mas mabuti at mas magandang sistemang politikal, dapat ang mga naglilingkod, taos sa puso, bukal sa puso, at bukas sa pagkukusa na maglingkod. Hindi parang pako na kailangan pang pukpukin upang kumilos at gumawa sa kapakanan ng kanilang kapwa.
Sunod, there must be communion. For us to have better politics, we must foster communion. And such communion must lead to cooperation. Because the moment there is disunity, the moment there is disconnection, what will be left of us is not cooperation, rather competition. Kapag walang pagkakaisa, kapag walang kaisahan, ang nagahari ay tunggalian at hindi tulungan. So kung nais nating magkaroon ng mabuting paglilingkod, ng mabuting sistemang politikal, there must be communion that fosters cooperation and not competition. Panguli, for us to have a better politics, we must be willing to sacrifice. Ito yung madalas nawawala na sa mga taong naglilingkod. We must learn how to sacrifice amidst a world that has been staurophobic. Ang mundo ngayon ay naging staurophobic na. Masyado nang matatakutin sa krus. Stauro, cross, phobia, fear. Masyado nang naging matatakutin sa krus. Masyado nang naging matatakutin sa hirap, sa dusa, sa pagdarahop. Hindi ko po sinasabi na tayo maging masokista. But if we want to have a better politics, we must learn how to sacrifice. For if we know how to offer sacrifices, we will be able to conquer all kinds of vices. If we are not seeking comfort, then we will learn to exert extra effort. Do not be afraid. Do not be afraid to suffer, for when we suffer, we become better. Again, if we want to obtain better politics, our political system must be people-oriented, obedient to God. Love must be the sole reason of every action. Our love must be inclusive. We must become trustworthy. We must always take the initiative. We must foster communion that promotes cooperation. And let us not be afraid to carry our crosses. Let us not be afraid to sacrifice. For when we carry the cross of Christ, we will surely come across. Next, better politics is born out of dialogue. Ito naman yung pinatutungkulan ng ika-anim na kapitulo ng Fratelli Tutti. We must always engage in dialogue. Ano ba ang ibig sabihin ng dialogue? Mula sa dalawang salitang Griego, dia, logos, inter, words. There must be an inter-exchange of words. Therefore, there must be conversation. Pakikipagtalastasan. Nagkakaroon ng magulong mundo, nawawalan ng kapayapaan, nalilimutan ng kapatiran sapagkat nalilimutan ang pakikipagtalastasan. Isang halimbawa na dyan, bakit natin nalilimutan ang pakikipagtalastasan? Kasi marami sa atin ang abala saan? Sa TikTok. Diba? TikTok ka ng TikTok, sayaw ka ng sayaw, kanta ka ng kanta, kung ano-ano yung tinutularan mo sa TikTok. Ano ang nawawala? Ang nawawala ay think talk. Think talk. Nawawala ang pag-iisip at nawawala ang pakikipagtalastasan. Pakikipagtalastasan na dapat nagsisimula sa mabuting kaisipan. Kaya nga mga minamahal ko, ito ang panawagan sa atin ng Fratelli Tutti. Let us start dialogue. Let us start having a dialogue. Let us start conversation. Let us stop TikTok but start think talk. Kapag nagkaroon tayo ng mabuting pakikipagtalastasan, tayo'y magkakaunawaan. Muling mabubuksan ang ating mata at isipan, makikita natin ang bawat isa sa liwanag ng kapatiran at pakikipagkaibigan. Magkakaroon
ng pinag-ibayong sanlibutan, makakamtan ang kapayapaang walang hanggan. Pero hindi dito nagtatapos. Sabi sa ika-anim na kapitulo, such dialogue must lead to friendship. Ang bawat pakikipagtalastasan ay dapat maghatid sa atin sa tunay na pakikipagkaibigan. Pero para masabi nating tunay ang pakikipagkaibigan, kailangan alam natin ano ba ang layunin, ano ba ang gawain ng isang tunay na kaibigan. Well, we have to look at it on the Germanic word, which is the origin of the word friend. The old Germanic word for friend is preund. Preund, which means to love. Sa madaling salita pala, ang pangunahing gawain ng isang kaibigan ay hindi lamang mag-alok ng balikat na pwedeng iyakan. Hindi lamang mag-alok ng bisig na pwedeng tumulong. Ang pangunahing gawain ng isang kaibigan ay umibig. Kaya nga, napakaganda po ng pagkakasalin o pagkakaliwat sa wikang Filipino ng salitang amicus sa wikang Latin or friend sa wikang Ingles. Sa Tagalog, sa Filipino, ano ang salitang ginagamit natin? Kaibigan. Naroroon na yung salitang ibig, pag-ibig, umiibig ang isang kaibigan at hindi kumakabig. Maging maliwanag po yun. Walang kaibigan na pakabig. Bagkos ang bawat isang kaibigan ay umiibig maging sa mga taong hindi kaibig-ibig. Pero para tayo ay maging tunay na kaibigan, kailangan po'y maging maliwanag. Paano ba tayo iibig? Ano ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Mga minamahal ko, una, ang tunay na umiibig ay hindi natatakot gumawa at magpagal. We must labor on account of love. Anyone who loves must be able to labor on account of love. Bawal magmahal ang batugan. Bawal magmahal ang tamad. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay hindi natatakot magpagal sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Ang tunay na nagmamahal ay gumagawa, kumikilos, nagtatrabaho para sa kapakanan ng kanyang minamahal. So kung nais nating maging tunay na kaibigan, na tunay na nagmamahal, kumilos, gumawa, huwag alintanain ang pagal, sapagkat ang pagal ay wala sa tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa. At ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan din ng pagsunod. Binanggit na natin ito kanina, for us to have a better politics, we must be obedient to God. Ganun din dito, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay o nagpapakita ng mabuting pagsusunuran. Mabuting pagsusunuran na nagsisimula sa pag-uunawaan. Pero hindi kayo magkakaunawaan, dialogue. Kung hindi kayo magkakaroon ng talastasan, pakikipagtalastasan na nagsisimula sa pagiging bukas sa pakikinig. Kaya nga obedience ob audire, which means to hear, makinig. Matututo lamang tayong sumunod, matututo lamang tayong umunawa kung bukas ang ating tainga, ang ating isipan, ang ating diwa upang pakinggan ang bawat hinaing ng ating kapwa, na ating kapatid, na ating kaibigan. Sunod, ang tunay na pagmamahal ay kinakikitaan ng katotohanan. Veracity. Love entails faithfulness. But there can be no faithfulness unless there is truthfulness. Again, there can be no faithfulness unless there is truthfulness. Walang katapatan kung walang katotohanan. Nagkakaroon lamang ng katapatan sa liwanag ng katotohanan. Kaya sino mang nagmamahal na tunay na kaibigan, kailangan laging totoo. Sapagkat kapag siya ay totoo, siya rin ay tapat sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapatid, at sa lahat ng tao. So if we are going to love, we must love on account of veracity.
in order for us to foster fidelity. Again, in truthfulness, there is faithfulness. At panghuli, ang tunay na nagmamahal ay hindi natatakot iunat ang kanyang mga kamay, iunat ang kanyang mga bisig, iunat ang kanyang buong pagkatao. So when we love, we must always be ready to extend. We must learn how to extend not only our hands, not only our arms, but our whole selves. Kailangan nating na mabanat, kailangan nating iunat ang buo nating pagkatao. Una, upang abutin ang Diyos sapagkat siya'y ating kailangan. Wala tayong magagawa hiwalay sa Panginoon. Pangalawa, kailangan nating iunat ang ating buong pagkatao upang abutin naman ang mga kapwa natin nangangailangan. We need to extend our hands, our arms, and ourselves in order to reach out to God because we need our help and in order to reach down on others so as to lift them up. Mga minamahal kong kapatid, ito ang layunin ng isang tunay na kaibigan. Ito ang layunin ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal na hindi natatakot mapagal. Pagmamahal na marunong sumunod at umunawa. Pagmamahal na may katotohanan kaya nagbibigay katapatan. At pagmamahal na iniuunat ang kanyang sarili. Ibinubukas ang kanyang palad sa mga kapuspalad. Sapagkat kapag ang ating kamao ay ating kinuyumos, kapag ating kamay ay ating isinarado, ito ay handang manakit at hindi magbigay. Ito ay handang magkait at hindi magkaloob. And so we need to extend our hands. Kailangan nating buksan, iunat ang ating mga palad para sa mga kapatid nating kapuspalad. Mga minamahal kong kapatid, ito ang layunin ng Fratelli Tutti, lalo na sa ika-5 at ika-6 na kapitulo nito, Pax in Eternum. Nais nating makamtan ang kapayapaang walang hanggan. Sa papaanong pamamaraan, gawin nating maayos ang sanlibutan. Magiging maayos lamang ang sanlibutan kung titingnan natin ang bawat isa bilang magkakapatid at magkakaibigan na may iisang pinagmulan, na may iisang lumalang, na nagmula sa iisang sinapupunan. Pagtagumpayan natin at talunin ang kasalanan na nagdudulot sa atin ng lambong ng kadiliman upang makita ang bawat isa bilang magkakapatid, upang matapos ang lambong ng kadiliman na nagpapakita sa atin mga kapatid bilang estranghero at matatapos lamang ang naturang kasalanan kung tayo ay magiging mabuti. Kung tayo ay bukas palad na maghahandog ng kapanatilihan ng Diyos araw-araw, mula sa paghahandog na ito, magkakaroon tayo ng pinag-ibayong sistemang politikal. At mula sa pinag-ibayong sistemang politikal, ang kasalanan ay magagapi, ang kabutihan ay may pamamansag, at ang pangkalahatang kabutihan ng sambayanan ay may isa sa buhay at may isa sa katuparan. At sa pamamagitan nito, para magkaroon ng mabuting sistemang politikal, kailangan ng dialogo, kailangan ng talastasan. Ihinto ang TikTok, simulan ang Think Talk, simulan ang makabuluhang pakikipagtalastasan upang makita natin na ang bawat isa ay ating kaibigan, kaibigan na dapat mahalin, kaibigan na dapat magmahal ng walang pagal, ng may pagsunod at pangunawa, ng may katotohanan na nagdudulot ng katapatan at ng pagiging bukas palad, lalo na sa mga kapus palad. Mga minamahal kong kapatid, halina, bilang magkakapatid, bilang magkakaibigan, tayo'y magtulungan upang magkaroon ng pinag-ibayong kaayusan ang buong santinakpan at sa dapit dulo ay ating makamtan ang Pax in Eternum, ang kapayapaang walang hanggan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.